dito si Melende Iglesia Bagnate, supporter yan ng ating ODK Esports. Wow. Mga heroes, mga tambay. So, nandito siya sa ating comment section. Ya ako, pag natalo ODK, nakikipag-away si nanay. Kaya naku, huwag kayo papatalo, mapapaway si nanay. Legit. Legit yan. Well, let's see mga tambay, eto na nga tayo para sa second ban ng ating ODK. Naku, Elorde Kusog ha, masyadong overconfident. For taking that sign of sound is banning. Well, let's see dito nga sa kanilang second ban. Elorde Kusog dito. Napan na nga dito ang ating Matilda, Pobius, and Lee. Selena, enjoy the round. Yes, first tayo, ODK Heroes mga tambay. Well, let's see, enjoy this open. Pabalik ko ba as well. At syempre, meron mga tambay. Your team is picking. Samantala, ito na mga tambay. First pick nga ng ODK Heroes. As you can see, picking that pack dito. Pero ito, pabalik ko ba first pick ng ating Elorde Kusog. Mahusay na picking yan. Your team is picking. Dito na ating Elorde nakuha ng limit pa rin. Maski mga nasa labas na pa ano rin eh. Nakuha. Obrang lamig siguro. Dito na. Pero eto na nga matambay. Oy! D-Rot! D-Rot nga ba? Joke lang, kaya busa mga tambay to get required sa pipili dito. Dirot kasi ako, oras na may iba pa, hindi mo pwede sabayan. Pero lakad ka lang konti, pasyal-pasyal ka lang, tapos balikan mo, balikan mo. Lambot na. Your team is banning. Parang alo-card lang yung Dirot. Oh. Night shift. Hindi dapat na-disable, wala. Kawawa na mga tambay. At yun nga. Ako sa akin eh, siguro isang winter crunch lang yun. Kapag ka nakipagsabayan, kapag natapag full tinas, hindi ka makakatakbo, winter traction mo sa mukha, okay. Pagkatas na, okay, tapos na duration mo, we, paano, bakbakan ulit. Pero eto na nga mga tambay, let's see para sa last ban ng ating ODK Heroes. Well, let's see, sinibaban nila dito. Last ban, ODK Heroes. Yes. Alice ang pinat dito. So, Elorde Kusog, tingnan natin, sino kayang core dito, yaku. Nako, exhibitionist dito, Elorde Kusog. Using that Cyclops force or sa mga lab or pick gagamit ba nila ulit ng Cyclops. Yes, tingnan natin dito mga matambay, port pick ng ating Elorde Kusog. Uy! Ako, Mopats, ginamit na si Mopats, si ako. Na 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 na. Yeah, kung magandang pangontra kasi yan dito sa Yabusa. After that shadow kill, bibitawan nga niya yung Pokemon niya rito. So definitely, surely, tatama yung Pokemon right after nga matapos ng ating shadow kill. Siyempre, yun nga lang. Wala siya pa, ano, follow-up disabler naman pagkatapos naman. Yes, ako. Wala naman pa-birdstone talaga. Pero eto nga. Joe, together with Benedetta, ipili natin yung ODK Heroes. Ako, power lane to, yaku. Off lane siguro, ang gold lane siguro, Benedetta. And siyempre, ipili natin ang ating pangito. Ang balak ng ating ODK Heroes. Pero to, Lancelot for the core ng ating Elorde Kusog. Ako medyo, I beg to disagree with that core. Kasi as you can see, medyo tabain dito ang miyembro ng ODK Heroes. Minsan hindi tatakbuhan yung core nyo. Hindi yan pangingilaga ng ating Chu o kaya ng ating Pakito. Tuwa pa yung magnakita ko, tara rito. Tara rito. Lumapit ka sa akin. Time to witness the handsome. Pero tingnan natin, malay mo yun ang comfort hero dyan. Yes, at ito, kompleto nga lineup natin para sa mula natin. Game number 2, game number 3, best of 3 series mga tambay, ODK Heroes laban sa ating Elorde Kusog. Simulan ka agad natin ito in 3, 2, 1, let's go! At eto syempre, pause muna tayo. Yes, salamat po sa kooperasyon for both teams. At eto na syempre, let's get back into the game. At eto na nga, Yaku, back
baka na. Eto na tayo mga tambay sa ating game number 3, best of 3 series na ating ODK Heroes laban sa ating Elorde Kusog. Napakalupit, napakatinding bakbakan, sabay natin sa pag-download sa napakalupit na application na recollect nyo, like natin lahat. Like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag natin kalimutan mga tambay na itag ang ating tatlong tropa para magkaroon tayo ng tsansa na manalo ng 500 pesos via GCash. Yes mga tambay, mananalo po tayo ng 500 piso sa oras nga po na umabot ng 500 nating mga viewers. Automatically gagamit tayo nating comment picker para pumili kung sino nga bang mananalo. All you have to do is to share our stream at itag nga ang iyong tatlong tropa para syempre nag-enjoy ka na. Kumikita ka pa! At ito na nga, syempre, nako, pakilala natin malalapit na players for both teams. For the side nga po nating ODK Heroes, nandito nga po si Heads, gagamit ng ating Pakito. Herbs naman po para sa ating Farsa. Kaan gagamit ng ating Hayabusa. Si Calvin Klein naman, mga tambay, gagamit ng ating Cho. At si Shisto, gagamit ng ating Benedetta. Para sa'yo naman dito, ng Lordy Kusog, at yung final dudu. Diyan, para naman dito sa kanyang Popo ng Kupa, Phoenix, para sa kanyang Export, Pawi, para sa kanyang Nana, and Super Andrew will be Lancelot as core. Yes, mga tambay, at eto nga ODK Heroes, mga tambay, managed to get that first blood and taking off dito ang ating Hattie Jr. Para eto, sumama pa ang ating Export, mga tambay, so that's already 2-0, an early lead para dito sa ating ODK Heroes. Mukhang nakauna lang ang ating Elorde Kusog. Well, let's see mga tambay kung may maisasagot nga pa sila maya-maya rito. Pero medyo delikado. Buhay na ating Benedetta mga tambay. Saan ka pupunta, Sir Chief? Medyo delikado ka dyan. And Benedetta will fall down. Masyado ka ng paasin dyan, bata! At eto nga, 2-1 scoreline natin mga tambay. In-favor yan ating ODK Heroes. At a 500 gold difference going in their favor as well. Pero eto, makakaabis nga ba gold plate dito. Pero 3-man rotation mula sa ating Elorde Kusog dito sa ating middle lane. Farsa, si Sinig dito. Nako, kapirasong konti na lang. May better airstrike na. Pwede niya nang gamitin yan. Dalawa ka agad na napatay dito ng ODK. Isa pa lang dito sa Elorde Kusog. Pero eto, turtle up dito. Gusto nang simulan na dito ng ating Hayabusa. Pero pakita yung stairs. Popolish pa niya dito. Nakinukulit na dito ang ating turtle up expert dito. Binabongga nga dito ang pagbumuka ng dalawang ODK. ODK Heroes dito, pero the better is coming from Farsa dito. Last Insanity! Nga dito ng ating expert trying to kill this Farsa, pero Farsa is still alive. At makukuha naman yan ng ating Hayan Insan. Yes, ODK Heroes managed to secure that first turret mga tambay. First turtle rather. At naka-manage to pick up pa one member ng ating Elorde Kusog. Grabe, 4-1 kagad scoreline natin dito. At nakulumulobo na sa shop na raan. Kalamang sakit to, isama mo pa mga tambay ang ating expert dito. Grabe, 5-1 kagad ang ating scoreline. At mukhang mag-i-snowball ang isang Hayabusa mga tambay. Pag nag-snowball yan, he can pick up anyone mga tambay, especially when his ulti is up. Tignan natin mga tambay dahil ito, taking down this 3-1 turret sa ating bottom lane together with ating Pakito. Pero Ju, medyo nakati sa aso doon. So yan. Nako, mahirap to mga tambay. Pero ito, mababasik na nga ba, Tori Rito. Hindi makalapit. Export, pwede kami sa kanya yung ating Shadow Kill, mga tambay. And secured gagad, mga tambay, as early as 3 minutes and 23 seconds into game. Managed to take down the tier 1 turret. Pero ito, Benedetta, delikado ulit kalagayan dito. Batas ng katanan, nilapag na. Pero naging Pokemon siya. Aso rito, kakagat pa. Pero ito, Way of the Dragon, ang anim na gamitin dito ng ating Cho. So, tignan natin mga tambay, mapapaatras nga lang dyan ang ating Elorde Kusog. Yun na nga, umaatras na nga dito. Pero bukas na ang pintuan dun sa ating bottom lane. Medyo lumuluwang dito ang ating teritoryo ng ating Pakito. Pero on the middle lane dito, Popol ninja na rin. Parasite, spotted niya na. Pero tignan natin yung Nana dito. Tignan natin kung paano mag-i-step at Nana dito sa pagbibitaw niya ng Pokemon niya. Yes, pero eto, Yako, magkaka-spotted yata rito. Spotted nga nila ang ating Farsa. Pero syempre, mapapatakbo yan with that Phoenix form. Pero eto, sa kapupunta, case the ball, ginamit na. Pero may flicker in ba para sa knockback dito. Bumabalik ka pa, delikado yan. Shadow kill pa, ayun pala, Way of the Dragon, hindi cooldown. Ginagawa mo dyan, Chung, wala ka lang palang Way of the Dragon. Pero ito, delikado po rito ng ating Lunox and he will fall down. Bottom execution, Thorn Rose gagamitin na. Pero sa patatama yan, delikado po rito ng ating Chung. Pero bumabalik pa, pumapalag pa. Na paano kayo dyan, Sir Chief? Nako si Chung, isang one hit na lang. Pero makakatakbo pa. Feather Airstrike has been casted mga katambay. Joe will fall down. Masyado mo tigas ang ulo. Pero eto, dalawa na natutumba. Shadow kill, meron pa ba? Gagamitin ba? Well, let's see mga katambay. Shadow kill active pa. Pero tinipid. Totoo yan. Pero tignan natin yan. 2-for-1 trade at etong ODK umaabante dito. Apat ang kalamangan sa posisyon nila.
Tingnan natin kung ano maging sulit dito ng Elorde. Kung yes. Maganda pa taga yung pick na nana dito. Yes, let's see mga tambay. Pero ito, case di bola, gagamitin ba? Hindi na sapat yan mga tambay. Kulang na sa oras yan. At mapipick off siya ng ating pakito. Samantala, ito na nga, kinukuha na ang turtle dito. And secured niya ng ating Hayabusa. May Way of the Dragon pa. Pero ito, gagamitin ba? Napa-atras pa doon mga tambay. So, nakot dito ha. Just trying to poke that Lancelot to use his skill. Pero ito, Way of the Dragon has been casted sa Pokemon ko pa. Federal Strike as well. Huli na ang lahat para nga sa kanyang Pokemon dito. Shadow Kill! Oh. Ayaw pang gamitin din, mga tambay! Na paano tayo dyan? Shadow Kill dito, hindi pa rin ginamit ang ating Hayabusa. Puro execution siya. Nasa mali yata, Sir Chief. Nasa mali. Tama kanyang Yao Monty. Pero ito na, nandito kanina pa dito sa middle lane. Talaga iniingatan niya yung Tori dito. At wala pa nakikita ang Pokemon dito para sa ating ano ah. Na top lane dito, Lancelot is there, pero Immortality is ready up para dito sa ating export. Naiintindihan ko, Yako, na malalaglag nga ang ating Shadow Kill with the Thorn Rose mga tambay. Pero, sayang opportunity to parang ano, pilitin ang ating Lancelot na gamitin nga dito ang kanyang Thorn Rose mga tambay. Well, after the Thorn Rose, wala siyang gagawin matino doon. And syempre, di matatapan ang Hayabusa natin. So, he has the chance to pick up that Lancelot mga tambay. Well, sayang talaga mga tambay. Pero eto na nga, nako, Way of the Dragon, nagkamali ng angle dito, delikado. Tune natin mga tambay, makakatakbo ba? Nakbaki namin dito, nagkamali pa ng flicker out. Pero eto, pakito, pumasok na. Delikado, tatlong miyembro, critical dito, pero magkakatakbuhan lang. Hayabusa on the run, Shadow Kill is active, pwedeng gamitin dito. Pero tingnan natin, kanina niya pa hindi ginagamit yung Shadow Kill. Na paano tayo dyan? Wala ka sa tempo, Yaku. Di ako kasi lagi, cooldown yung second skill niya, kaya nagdadalong isip siya. Pero eto, pwedeng gamitin dito. Pero naku, na-cancel na naman mga katambay. At tamang takbo lang lagi ang ating Hayabusa. And Lancelot will fall down with that Feather Earth Strike. Ito ang tanong dito. Pero good thing dito sa ating parang cancelling with 4-0 and 2 assists. Laban dito sa Elorde natin. Kusog natin na 4-0 natin ito will be si Super Andrew na Lancelot. 1-2 death and 2 assists. And ito na nga na Shadow Kill na hiniling mo, Yako Monty. Punit ang mukha dito ni paring Hachi. Yes, pero ito Yako, last insanity gagamitin dito. Pero syempre, pantakas lang yan. Pero nasa mali ka dyan dahil Benedetta on the backline taking the life of export. Pero ito with the ulti, medyo masakit. Mga katambay, grabe naman, pinasok dito ang ating Nana and managed to pick up that Nana. Grabe, nagpapatayan sa tier 2 turret. Yaku, boy pa yung tier 1 dito. Pero Lancelot, mga katambay, dito nga, using his Thorn Rose na hindi tatama. Sabay basag lang dito ng ating Benedetta. So this is not looking good for Elorde Kusog. Nako, nako, ito na sinasabi natin. Yan, bukas na naman dito ang ating middle tower. At ito, kami mga turret dito ng ODK Hero. Hindi pa nababawasan o hindi pa yata nadadamage yung kahit konti. Pwede pang gamitin next season. Ito na nga, Pedro Esek nakapunta ka dito. Para lang mabugaw yung export dito. Dalawang hit lang, basag na kagad dito yung Baraga Armor. Nako, pirag na pirag nga talaga ang Baraga Armor dito mga tambay ng ating export. At 14-4 nga po ang ating scoreline. 7k gold difference going in favor yan ng ating ODK Heroes. Pero eto na, papasok na dito Lunox together nga ng ating Nana. Well, spotted nila dito ang ating Chewy that ulti. Pero hindi sila bumabawas. Nako, kasi nga meron na rito mga syempre, magic defense item ang ating Chew. Pero eto, papasok na, knockback dito. Wave of Dragon has been casted sa ating Poplin Koopa. Better Airstrike with the flicker out. Makakatakas pa nga dyan ang ating Poplin Koopa. Pero ito, Phantom Execution in Thorn Rose gagamitin ba? Hindi tumama. Delikado buhay dito. Boy, with that recall, with that 0.9 damage sa ating mental, mga katambay. Pero godlike killing streak para dito sa ating Hayabusa. Oh make that legendary ba? Pero ito, delikado buhay niya. Pero pumasok pa nga mga katambay with that shuriken toss. Pero delikado buhay rito ng ating pakito. Pero makakatakbo. Ito nako, better airstrike. Delikado buhay ng pakito. Humahabol pa rito. Ngayon sabi natin ito. Talaga naman kahit na pumalag dito sa Elorde, yun nga lang talaga dito sa Elorde, di sila makasagot na maayos dito. Meron silang last insanity to clear the wave, pero pagkatapos yung Pedro Esak, pinupunit siya unti-unti. Eh, ito na nga, the Way of the Dragon coming from CLBN dito. Another secure game para dito kay Seiya. Yes, ako Yako, naubusan ng minion dito. So, minsan sila makakabasag ng tier 2 turret dito nga mga tambay. Pero ito, Cho, grabe pumapasok sa loob ng base ng ating Elorde Kusog. Pero ito mga tambay, Feather Earth Strike. Masyado yata nga early ang paggamit niya. Pero still mga tambay, he's just trying.
to push away the members ng ating Elorde Kusog para nga makatulak sila dito sa ating turret. Pero eto, babasag na mga tamay. Pero delikado, Pokemon dito, habulin siya! Pero dito malab. Pero tignan natin dito, wala ng outer towers dito ang ating Elorde Kusog dito. Tatapusin na ba na simple ng ating OTK o kukunin muna nila dito yung Lord para at least, di ba? Meron talaga mega frame siya. Siyempre, meron silang pampronta kapag gusto nang pumalag na sabay ang pagbigkas. Yes. Nako, let's see mga tabay dahil eto na nga ang ating Lord sa for the grab at syempre nakaporma ka agad yan. Ang ating ODK heroes waiting for the opportunity to take that Lord pero magkakaroon pa ng challenge. Well, eto Yaku, Lancelot nakaporma rito. Tignan natin kung papasok ka ba dahil medyo delikado. Pabalik ko ba nakapwesto as well. Pero syempre, Chu, zoning out the members ng ating Elorde Kusog. Avoiding them to challenge that Lord. At eto na nga, level 1 Lord has been secured for the side ng ating ODK heroes. And I think that will be marching on our middle lane. Nako, pag pinahiya pa ako ni Moonton dito, ewan ko na lang, Moonton ha. Moonton, mid lane na yan. Nako, pantay-pantay buhay parang ng Tore. Parang bot. Nako, mid lane yan, pantay-pantay buhay ng Tore dyan. Nako, pag yan, hindi mid lane na yan. Ewan ko na lang dito kay Moonton. Pero top lane, parehas tayong minalina na naman ni Moonton. Ewan ko ba rito kay Moonton? Hindi na tayo tumama. Wisit! Pero eto na nga dito, etong ating Nana. Oh my God, mamamatay ang ating Benedetta dito pagkatapos maging Pokemon ng ating Benedetta and I choose you, sabi dito ng ating Nana. Nako, nasa malihan niya ako, nagtasim pa siya rito. They should be waiting for our Lord, mga tabay, para syempre kahit papano may pressure nga for the side ng ating Elorde Kusog. Pero Benedetta nag-asim pa, that's why na-pick up nga siya. Well, anyway, guys, this will be a 5v4 situation. Meron mo silang parsa dito, pero grabe ang agal na mag-dinamit siya ng ating Feather Airstrike. So, meaning ko sa mga tambay, wala siyang magagamit pagdating ng ating Lord dito. Cooldown niyan, tansya ko, mga 15 seconds pa. So, therefore, wala talaga dito Feather Airstrike. Pero eto, tune natin, delikado ng ating rito, mga tambay. Tornos, hindi tatama, pinakagat sa aso, makakatakbo ba? Pero eto, yung Lord natin, tinutunaw na. Na ako, mukhang wala talaga mga tambay. Pero ito, Feather Airstrike! Sabay pasag dito, Web Dragon na spin-casted dito nga mga tambay. And export will fall down. Pero may immortal niya, mabubuhay pa yan. Delikado buhay ng ating Hayabusa. At magkakatakbuhan nga lang sila dyan mga tambay. Hindi nila na-maximize yung Lord dito. Hindi kasi nakapag-boss ng pito kahit isa. Naku, sayang kasi Yako, wala nga dito yung Benedetta para sana mailapag yung kanyang batas ng katana. Therefore, wala nga makadepensa. Pero ito, Feather Airstrike has been casted. Grabe, with the two pumps, managed to take the 75% HP ng ating Lancelot. Masakit. Paano magiging sagot dito ng ating Elorde dito? Parang unti-unti naman sila nakakangat. Hindi naman ganun kalakihan. Yung nga lang problema dito, lahat ng pumapasok ng creeps, lahat sila kumukuha. So, ang baksak ng pera, hindi pumupunta sa court kasi nga pare-pare sila nag-aagawan. So tignan natin ha, kung ano magiging solution dyan ng ating Elorde. Ito nga sabi rito ni Mark Lester, makabigat-digat sa Bihon, pinaisa na. Gusto pang manalo. Pero eto nga mga tambay, batas na katana nila pagdaan. Feather Airstrike, grabe, tumbang agad nilang miyembo. Dito na ating Elorde Kusog. Pero magkakahabulan pa mga tambay. Make that 3 ang nawawala dito. So dalawa na lang ang pwedeng dumepensa for the side ng ating Elorde Kusog. And that will be Lancelot together with Nana. So will this be enough? Dalya ako, medyo mabilis pa lang mabuhay rito. 15 seconds away, magre-respond na ang ating Popol and Koopa. So let's see, Andrew rito nakapwesto. Well, let's see, may mapipitas nga ba siya. At the backline mga katambay, grabe, hindi naman tumama. Pero Tornos tatama rito. And immortality mapapap dito sa ating Hayabusa. Phantom execution out. Patakas pa, ginawa dito. Popol and Koopa has already respond. Pero that is too late. Pasag na ang Tori natin sa ating top lane. Pero eto na nga sinasabi natin dito, yung ating Bende na sobrang mag-disrespect dito para dito sa team ng Elorde. Pinapasok niya kahit under the tower. Look at that, the way of the dragon coming from your Chu. Hindi niya na itutuloy kasi alam niya na popol lang ang nakuha niya. Better Feather and Strike to follow para dito sa ating Parik Herb. Hindi nga ang dami na po-provide. Yung Baraga Artboard, netbook yung isa agad. Grabe, medyo talaga sobrang safe dito. Pumesto ng ating Farsa mga tambay with that Feather Airstrike. Although yes, maganda naman yung kanyang pwestuhan dyan. Medyo malayo. But the problem is, hindi niya rin na ma-maximize dito yung damage output ng kanyang Feather Airstrike. Well, let's see mga tambay. Dahil ito, Lancelot nakapwesto rito. Nako, delikado. Kalagayin dyan. Phantom execution, hindi tatama. At makakailag pa nga ang ating Farsa. Binigyan pa ng sticker na appear.
Yes, pero to, Way of the Dragon gagamitin ba? Pero hindi na yata tatakas dito. Delikado, buhay na Chew with a Flaker out. Feather Airstrike, medyo malayo na naman. Hindi nga tatama rito, hindi magkakonekta. But Lunox will fall down. Nagkakahabulan na, takuan na, Sir Chip. Pero may aabutan ba? Mukhang wala naman mga tambay. And one member down dito, ang ating Elorde Kusog. Which is si Haji yun, na nagbibigay din ng damage para dito sa Elorde Kusog. At ito na nga, up na nga dito ang ating torch. Tignan natin what would be the answer dito sa Elorde. Pero kasi ang ating si paring Hayabusa, ay dire-dire ito na nga dito sa ating territory. Yes, Yako. Pero grabe pala rito ang Jackson. Si Haji King Jr. Oo. Grabe, 7 deaths mga katambay. Sobra. Naku, napakahusay naman talaga nang pinakita niya rito. Yako, mas malala naman pala si Xport. Naku, 0 points, 5 fouls, 0 assist graduate, Yako. Yun ang sasabi natin yan. Eh, malaki ambag niya sa tropa peps nating ODK. Yes, pero let's see. Dahil eto na nga mga katambay, Lord natin, nakuha na ng ating ODK Heroes. So let's see, will this be enough? This is a level 2 enhanced Lord for the side nga ng ating ODK Heroes. Magiging sapat na nga ba to para tapusin ang ating bakbakan? Malalaman natin, Yao. Pero maganda pwesto dito ng Elorde Kusog kapag na may nagkamali ito. Lunox trying to burst down itong ating Parsa, pero Moonbook palabas, napatay na nga dito ang ating Parsa. Pero ito, direkta kagad dito ang ating Hayabusa. Pero on the top lane dito, magpapasya ang ating Lord. Pero tingnan natin, on the middle lane naman dito, Bender is touching in, touching out. Pero ito na ang ating Lord. Para time to touch ang buhay dito, pero Way of the Dragon, mapoprovide ba? Wala yata siya nakatadyakan doon. Yes, pero eto niya ako. Naku, nagsaya nga sila ng oras doon para nakapag-engage meeting. Say, eto na, pwede mag-tower lock ang tropa rito ng ating ODK Heroes. 4v3 situation, last insanity has been casted. Pero nakatower lock nga ang ating Benedetta. Legendary killing stick. And there you go. ODK Heroes managed to close that series. Laban nga rito sa ating Elorde. And congratulations sa ating ODK Heroes. Mahusay ang kanilang pinakita. Eto na, 26-7. Sobrang laki, 19.8 para dito sa ating ODK. Grabe, Yako, parang ako maghayabusa to. Tamo, 11 kills, 0 death and 10 assists. Ganyan-ganyan ako lumaro. Nagkabaliktad lang, yung 0 napunta sa harap. Pero ganyan-ganyan din. Parehas lang, ganyan kakulit.